probinsya ng Masbate. Sa edad ko pong 14, napasali po ako sa isang, namimbo po ako sa isang NPA. Bali, dalawang tao po ako sa NPA, mga minamahal. At bumaba po ako noong 1997, kasi po, yung dati pong commander ng NPA ay aking binabityuhin. Eh, nagpasya po siyang bumaba at nagbalik loob sa gobyerno noong 1997. Sumuko po siya sa gobyerno natin kay Fidel B. Ramos. Ako na rin po ay bumaba na rin po dahil po sa wala na nga po yung binabityuhin ko. At pumunta po ako rito sa Maynila. Napunta po ako sa Divisoria. Dahil nga po sa kakulangan po sa kaalaman ko, dahil grade 3 lang po ang inabot ko, nagtrabaho po ako sa Divisoria bilang isang kargador ng kariton. Nagtutulak po ako ng kariton, mga minamahal. Bali po, dahil dati nga po akong MP sa probinsya, wala pa akong pinipiling trabaho basta hindi lang po sa masama. Ngayon po, noong 2000 po, nagkaroon po ako ng asawa po, bilabid na sa misis ko, nakilala ko po sa Divisoria, isa pong tindero, ay tindera. Nagkaroon po kami ng tatlong anak noong 2007 po. Hanggang po sa, sabi ko po, siguro po, hindi naman habang buhay na magiging kargador lang ako dito sa Divisoria, magtutulak lang ng kariton. Nung nagtinda po ako, nagtinda po ako ng gulay, nasangkot po ako sa iba-ibang bisyo po, tulad po ng pagsusugan, pagsasya po, lahat po ng masamang gawain, ginawa ko po. Hanggang sa magising na lang po ako kinabukasan, iniwan na po ako ng pamilya ko, pati mga anak ko, umuwi po ng Samar at Balugan po. Ang ginawa ko po, dumating po yung Bilabid kong Tiyohin, yung dati pong member din po ng New People's Army sa Masbate. Pumunta po kami ng Veridis po sa Kaintarisan. Hindi po namin alam na yung isa ko pong Bilabid Tiyohin ay dati na po palang member ng Jesus Miracle Crusade po, nasib na po siya. Pagdating po namin doon, dahil hindi nga po ako naniniwala sa Diyos dahil po sa kasamaan po na mga ginagawa ko, habang nag-happy-happy kami nagiinuman, yung bilabid po namin tiyuhin na isa, nagpupuri po siya. Sabi niya, dapat ang mga gawain yung mga masasama, dapat magbago na kayo. Magpasid kayo sa Jesus Miracle Crusade. Lahat ng mga pagpapala at mga himala ay mangyayari sa buhay niyo. Hindi po kami naniniwala dahil nga po sa iba yung pinaniniwalaan namin po . Ngayon po, nung makaraan po ng ilang araw, nung taon na yon, yung tiyuhin ko po na, yung bilabid tiyuhin ko po na dating member ng Rebelde, nagsabay po kami nagpabautismo po sa Cugyo po, Antipolo, 2008. Pagkatapos po noon, bali, nasa probinsya po yung pamilya ko, iniwan na nga po ako dahil sa bisyo ko, nagpasiba ko sa Jesus Miracle Crusade. Sabi ko, bago po ako isave, sabi ko, mahal na Panginoon, kung talagang totoo po kayo, ibalik niyo po sa akin ang aking pamilya, pati mga anak ko. At saka pagpalain niyo po ako sa aking buhay, hindi habang buhay na lang po na maging kargador ako sa Divisoria. Yun po, binautismo po ako sa pangalan ng mahal na Panginoon. Bumalik po ako ng Divisoria. Humingi po ako ng 1,000 sa kapatid, bilabid kong kapatid. Sabi ko, magtitinda po ako ng gulay. Kinabukasan po, makaraan mga tatlong araw, may bigla po akong nakilalang isang inchik po na napakayaman. Sabi sa akin, Arthur, ikaw po ba'y araw-araw po na nagtitinda dito sa Divisoria? Sabi ko, opo, pero bago lang po ako nagtitinda, mga 5 araw lang po, bago po ako masid doon sa Jesus Miracle Crusade. Sabi sa akin, kung ganun, Wag mo lang kaming taasan ng yung paninda para sa'yo na ako kukuha araw-araw. Amen. Umorder po sa akin yung inchik na mayaman po ng 30 kilos po. Yung tinda ko po na repolyo at saka pitsay carrots, 18 kilos po bawat isang order niya sa akin. Nung maglaong po, nung tumahabang tumatagal po, dumami po yung order niya hanggang sa umabot na nga po ng 500 kilos po ang in-order sa akin. Praise the Lord. Hallelujah po. Yan po, unti-unti pong makaraan na po ang isang taon hanggang sa nag-2010 po, bumalik na po sa akin ang aking pamilya at ang aking mga anak. Pero yun nga po, isang bisis lang po ako ng atin sa Jesus Miracle Crusade, hindi na po ako bumalik, hindi ko na rin po siya naalala, nakalimutan ko na po siya.
Bali po, hanggang sa bumalik po yung beloved kong misis at saka yung mga anak ko, hanggang sa may nakilala po akong isang kernel, sabi sa akin, Arthur, eh, kung gusto mo, bumili ka ng baril para may protection ka sa iyong negosyo. Hanggang sa bumili na nga po ako ng baril, hanggang sa marami na po akong nakilalang mga taong mga ma-influensya dahil nga po sa, hindi ko naman po pinangarap yun hanggang sa dumating nga po yung ganung sitwasyon, sabi ko, sige po, bumili po ako sa kampo krami ng baril, halaga po ng 40,000. Bali legal na po ako na nagdadala ng baril po hanggang sa umabot na po ang 2012. Lahat po ng bisyo po, napasok na po dahil sa mga barkada nga po masasama. Nakalimutan ko na po ang mahal na Panginoong Hesus. Lagi na po, mainit ang ulo ko. Saka lagi na po kami nag-away ng bilabid ko, misis. Hanggang sa maghihiwalay na mapuli kami. Yun po. Pag 2012 po, 2013, nagkasakit na po ako. Parang pinalo po ako ng mahal na Panginoon na sinubok po talaga ako ng pagkakataon na nagkaroon po ako ng mahulubhang karamdaman po. Na napunta po ako sa lahat ng mga hospital, lahat po ng mga mamahaling hospital, dahil nga po may pera na po ako, nagpagamot po ako, hindi po ako natakot, sabi ko, may pera ako, gagaling siguro ako. Hanggang po sa nagpagamot ako sa lahat ng hospital po, pero wala pong gagalingan yung sakit ko, mga minamahal, dahil po ang sakit ko ay sa baga at saka nagkaroon na rin po ako ng diabetes, mga minamahal. Lahat po ng katawan ko, puro na po may sakit. Wala na pong bahagi ng katawan ko na walang sakit. Di na po ako nakakatulog. Sobrang payat ko na. Nitong May po, nakumpahin po ako sa Veterans Hospital. 10 araw po ako nakumpahin dahil nga po sa nagdeklara po yung doktor na baka cancer daw po yung sakit ko sa baga. Nung binantayan po ako ng beloved ko, misis, pauwi na po siya ng bahay namin sa Caloocan. Mayroon po siyang nasakyan ng isang driver na tumawag po sa akin, yung misis ko, sabi sa akin, hello, mayroon ditong nasakayan ko na taga Jesus Miracle Crusade. Tapos kinausap niya ako, sabi niya, brother, kung yung karamdaman mo hindi gumaling at saka kung halimbawa dumating na yung resulta ng biopsy mo, kung cancer, huwag kang magpa-opera. Dati ka na palang nasib sa Jesus Miracle Crusade, dapat magbalik loob ka sa kanya, magsisi ka sa lahat ng mga kasalanan mo. Pagkatapos po noon, para pong napaiyak po ako, umiyak po ako. Sabi ko, totoo po talaga siguro ang Jesus Miracle Crusade. Yun nga po, pagdating po ng ilang araw, dumating na po yung resulta ko sa biopsy. Pinunta po muna ako ng isang kapatiran doon, pinag-pray niya ako na sana po lumabos po ang resulta ng biopsy ko na magiging normal o kaya negative. Negative nga po ang resulta, mga kapatid. Praise the Lord, hallelujah. Negative nga po. Lumabas po ako nung araw na yung kinabukasan. Umuwi po ako sa bahay. Sobrang sama na pakiramdam ko pa rin, mga minamahal. Tumakbo po ako ng MCU. Pagka Sabado noon, tumakbo po ako. Akala ko mamamatay na po ako, mga minamahal. Pero ito po. Pinauwi po ako ng doktor. Sabi, wala naman daw po ang... Hindi naman po daw grabe yung karamdaman ko. Kinabukasan na naman po, Linggo po. Sobrang sama na pakiramdam ko na naman. Tumakbo na naman po ako pa Port Avenue para maghanap ng taxi. Pagdating po, sumakay po ako ng taxi, papunta sa anong hospital, sabi ko sa taxi driver, diretso na lang po tayo ng Amoranto. Pag-akit ko po dyan sa hagdanan, bigla po ako nagkaroon ng panggagaan sa katawan ko, parang lumakas po ako, praise the Lord, hallelujah. Hanggang sa dumating nga po dito, sabi, nagpalihans po ako sa ating pinakamamahal na pastor, yun nga po, gumanda na po ang pakiramdam ko pag uwi ko po sa bahay. Parang gumaling na po ako, nawala na po ang karamdaman ko, mga minamahal. Praise God. Hanggang sa, nung nakarang linggo lang po, hindi ko pa rin tinatapon yung mga gamot ko na isang baldi, mga minamahal. Mayroon po isang kapatiran sabi sa akin, bakit hindi nagtutuloy-tuloy yung pagaling mo? Baka mayroon pang bumabagabag sa'yo. Sa bahay po, mga minamahal, mayroon pa po kaming mga santo nung mga nakarang buwan po. Saka nandun po yung baril ko, tapos... yung may mga rosaryo pa po. Ang ginawa ko po, pinagtatapon ko lahat, pati yung gamot ko, isang balde, tinapon ko, pati yung baril ko, mga minamahal, inalis ko sa bahay. Ngayon po, gumaling na po ako ng tuluyan, mga minamahal. Pinagaling po ako ng pinakamamahal na Panginoon, mahal na Panginoon, mga minamahal. Maraming salamat, mahal na Panginoon. Pinagaling niyo po ako hanggang ngayon, nandito na po ako. Hanggang dito na lang po ang aking pasasalamat at lahat ng kapurihan sa ating pinakamamahal na Panginoon.